Kumusta mga Brad? Pag-usapan natin bakit inalis ang Singapore sa Malaysia. Alamin natin ang kasaysayan at paano napuno ng Chinese ang napakaliit na bansang ito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Republic of Singapore ay isang sovereign island city-state. Kung titignan nga sa mapa, halos kapiranggot lang ito na bahagi ng Malay Peninsula. Kaya nga binansagan din itong Little Red Dot. Alamin natin bakit hindi ito naging bahagi ng Malaysia. Ang Singapore Island ay originally tinitiran lang noon ng mga mangingisda at mga pirata. Ito ang nagsisilbing outpost ng Sumatran Empire na Sriwijaya. Ang istorya ng pinagmulan ng Singapore ay nagsimula noong 13th century sa isang prinsipe ng Sriwijaya Empire na si Sang Nila Utama. Dito sa isla siya nanirahan at namalagi matapos ang matinding bagyo noon. Habang naghahanting siya ng mga hayop na pwedeng makain, nakita siya ng leon. Mula noon, ang leon ay tinuring na niyang omen. Kaya dito siya nagdesisyong mag-build ng city na pinangalanan niyang Singapura, nang ibig sabihin ay Lion City. Temasek ang tawag naman sa mga sinaunang taong nainirahan sa islang ito. Ang pagkikipagkalakalan ng Temasek ay naging bahagi na ng Kingdom of Singapore. Pagkaraan ng 100 years, ang Kingdom of Singapore ay naging masagana pagdating sa pagkikipagkalakalan na pinamumunuan ng hari o raha. Ang kaharian ng Singapore ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa Mongol Yuan Dynasty ng China. Yan yung panahon ni Empress Ki kung napanood niyo yung video ko tungkol dyan. Sa Korea, panahon ito ng Koryo Dynasty. Pero alam nyo ba nung time na yon, dahil sa unti-unting pag-develop ng Kingdom of Singapore, marami ang biglang gustong mag-claim sa kahariang ito. Ang mga nagki-claim ay ang kaharian ng Majapahit Empire na nakabase sa Island of Java sa South at ang kaharian ng Ayutthaya. Nasa modernong panahon ng dalawang kaharian ito, ito na yung bahagi ng lupain ng Malaysia at Indonesia ngayon. Ginawa ng dalawang kaharian ito, noong 1398, inatake nila ang kaharian ng Singapura. Ang huling rahan ng Singapura ay nakatakas at nagpunta sa bahaging norte. Dito niya itinatag ang Malacca Sultanate. Dito na convert ang raha from Hinduism to Islam. Ang Malacca Sultanate ay naging sentro ng Islamic learning at naging international trading hub. Kaya nga lang, dumating ang katapusan ng mailigayang araw at golden age ng Malacca Sultanate nung nagtungo ang Portuguese sa isla upang sakupin ang Malacca. Ang anak ng Sultan ay tumakas patungong south ng Malay Peninsula at dito niya itinatag ang Johor Sultanate. Naitatag niya ito bago patuluyang masakop ng Portuguese ang kapital ng Malacca. Ang Singapore ay bahagi ng Johor Sultanate. Taong 1613, nung sinunog ng Portuguese ang buong syudad, kabilang ang Singapore. Nung naganap ang Napoleonic Wars, ang British ay talagang chinallenge ang Dutch pagdating sa supremacy nito sa region. Ito ay noong ang British governor na si Stamford Raffles ay nagtungo sa Singapore noong January 28, 1819 at in-establish dito ang trading post-import. Ang anak ng sea captain ng Britanya ay nag-join sa East India Company sa edad na 14 bilang office boy. Sa edad na 24, natutunan niya mga lengguwahe sa buong Malaya. Napromote ito bilang governor ng Java sa edad na 30. Mula noon, dito niya sinimulan ang pag-encourage ng private property ownership. Noong 1819, naipagkontrata siya sa Sultan ng Johor Sultanate na ibenta ang isla ng Singapore sa East India Trading Company. Ito yung tinatawag na Straits Settlement na under ng jurisdiction ng British India. Noong 1826 hanggang 1867, ang Singapore, Malacca at Penang ay naging bahagi na ng British East India Company. Mula noon, dumagsa na ang mga tao para mag-migrate sa lugar. Noong time na yon, walang import tax, walang income tax o kahit na corporate tax ay wala. Ang meron tax lang sa lugar ay ang alcohol at prostitusyon. Nabago ang sistemang ito noong 1867, noong ang Singapore ay naging British Crown Colony ng British Empire. Ang city ay sinimulang tayuan ng mga public buildings.
Ang kapulisan dito ay ginawang moderno at ang iba't ibang institusyon ay in-establish. Kaya nga kahit yung mga organized crime na nangyayari sa lugar ay natigil na. Sa paglipas ng panahon, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga immigrants sa syudad at ang pinakamaraming immigrants that time ay mga Chinese. Meron ding mga Indian at Malay, pero mas marami talaga ang Chinese. Nung napatalsik sa pwesto ang huling Chinese Emperor noong 1912, ang Nationalistic Republic ay na-establish. Ibig sabihin, ang Chinese population sa Singapore ay empowered ng nationalistic at republican ideals sa pangunguna ng kauna-unahang presidente ng China na si Sun Yat-sen. Trivia lang, alam nyo ba nung panahon ng Imperial Chinese, ang mga mamamayan ay karamihan naka-pigtail hair, yung nakatirintas ng mahaba sa likod tapos nakashave yung buong harapan. Nauso ito panahon ng Qing Dynasty na sumisimbolo ng pagsakop nito sa kalupaan ng China na nagsalin-salin lang sa mga sumunod na dynasty. Kaya ang mga mamamayan dito ay naka-pigtail na paraan ng pagpapakita ng pagsunod o submission sa imperyo. Bawal ito putulin sa panahon yun. May policy nga sila na tinatawag na lose your hair or lose your head policy. Ibig sabihin, kapag pinutulan mo yung buhok mo sa likod, yung otoridad ang puputol sa ulo mo. So kailangan mong mamili. So bakit ko yan nakwento? Nung panahon kasi na napatalsik yung huling Chinese Emperor na nakwento ko kanina, syempre dito na pumasok yung kauna-unahang presidente ng China na si Sun Yat-sen. Dahil ang mga mamamayang Chinese na nag-migrate sa Singapore ay under na sa bagong pamamahala, nagpuntahan ng mga ito sa mga kalsada at sabay-sabay na pinutulan ng kanilang pigtail hair bilang simbolo ng pagwawakas ng Imperial Dynasty ng China. Ang mga elite na Chinese Singapore ay kilala bilang Straits Chinese. Dumami ang lahi nito Singapore hanggang sa mga sumunod na generations. Ang mga bagong generation Chinese dito ay mas kinikilala nilang kanilang sarili bilang bahagi ng Great Britain kaysa sa China. Nagbago lang ito matapos ang 30 taon na pananakop ng mga Hapon, panahon ng World War II. Nung time na yon, feeling na Singapore inabandona na sila ng British. Ang Britanya ay walang sapat na kakayahan para matugunan ng mataas na bilang ng mga nawalan ng trabaho sa lugar at iba pang mga problema. Noong 1959, ang Singapore ay naging independent colony ng British Empire. Inilek nila si Lee Kuan Yew, ang kauna-unahang Prime Minister ng Singapore. Noong 1963, ang Singapore ay nag-join sa Malaysia bilang state. Pero noong 1965, tinanggal sila ng Malaysia. Bakit? Ito ay dahil nung nag-merge ang Singapore sa Malaysia, maraming political at economic issue ang hindi nila mapagkasunduan. Sa kabila ng agreement na dapat mag-establish sila ng common market, ang Singapore ay patuloy na nire-restrict sa pakikipagkaalakalan nito sa iba't ibang bahagi ng Malaysia. Ang ganti naman ng Singapore, hindi nito pinaloon o pinahiram ng pera ang Sarawak at Sabah na gagamitin sana ng dalawang estado na to para sa kanilang economic development. Ikasama ito sa agreement ng Singapore at Malaysia noong nag-merge sila. Mula noon, nagbitawan na ng maanghang na salita ang Malaysia at Singapore. Taong 1964 nung nagkaroon ng riot sa pagitan ng Malay at Chinese ng Malaysia at Singapore. Kaya ang ginawang solusyon ng Prime Minister noon ng Malaysia na si Tunku Abdul Rahman, in-advise nito sa Parliament of Malaysia na pagbutuhan na alisin na ang Singapore sa Malaysia. Noong August 9, 1965, ang resulta ng boto ay 126-0 na nag-i-expel sa Singapore mula sa Malaysia. Kaya mula noon, ang Singapore ay naging fully independent nation na. Si Lee Kuan Yew ay pinamahalaan ang Singapore ng halos 3 dekada mula 1959 hanggang 1990. Napaunlad niya ang Singapore sa kabila ng bagsak na ekonomiya nito. At ngayon, isa na ito sa kilalang napakayamang city-state ng Southeast Asia. At ang bansa ay umaani ng reputasyon bilang isa sa may pinakamababang korupsyon sa buong mundo. Biruin mo ang bilis dumami ng Chinese sa Singapore. Noong tutusin, nagmula lang naman ito sa mga Chinese na nag-migrate noon nung transition ng Imperial Chinese Dynasty. Bilis magparami ng lahi. Ang kagandahan sa Singapore, napaganda pa ang paghiwalay nito sa Malaysia. Tingko kung bahagi pa rin ng Malaysia ang Singapore
Malamang hindi yan magiging ganito kaunlad. Talagang napakahusay lang na pamamahalan ng unang prime minister noon na si Lee Kuan Yew. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.